Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano mag-branch ng circuit breaker para sa ilaw at outlet. Ang setup na gagawin natin ay pwedeng gamitin para sa bahay. Isang main circuit breaker at dalawang branches para sa outlet at para sa ilaw. So maglalagay muna tayo dito ng circuit breaker. Maglagay naman tayo ng supply galing main papunta sa branches pati dito sa kabilang breaker. Yung wire natin naghanda na ito para hindi na masyadong matagal yung video natin. Ang main circuit breaker natin 30 amperes. Ang branches para sa outlet 20 amperes. Itong isa para sa ilaw 15 amperes. Ang wire naman natin dito sa line side, number 8 yan. Galing yan service entrance. Dito naman sa load side ng main, number 10. Dahil 30 amperes yung main circuit breaker natin. Dito naman sa branches, yung wire sa line side, number 10, galing main circuit breaker. Dito naman sa load side, ang magiging wire natin dito, number 12. Dito na tayo mag-i-install ng mga outlet. Dito naman sa breaker ng ilaw, yung line side, number 10 pa rin. Kasi 30 amperes yung main natin. Dito naman sa load side, number 14 na yung gagamitin natin. Kasi yung breaker natin, 15 amperes. Dito na tayo mag-i-install ng mga ilaw. Depende sa dami na ilalagay natin sa isang bahay. Dito sa 15 amperes, ang katumbas nito ay 3,450 watts. Tapos imumultiply natin yan sa 80% para makuha natin ang safety factor na allowed lang natin gamitin sa 15 amperes na circuit breaker. 3,450 imultiply natin sa 80% is equal 2,760 watts. So 2,760 watts ang allowed natin gamitin dito sa 15 amperes na breaker para sa ilaw. Dito naman sa breaker ng outlet, ang 20 amperes, ang katumbas nito ay 4,600 watts. Tapos i-multiply natin sa 80%, 4,600 watts times 0.80 is equal 3,680 watts.
Ito lang yung allowed natin gamitin sa 20 amperes na circuit breaker, 3,680 watts. Dito naman sa min natin, 30 amperes ang katumbas nito ay 6,900 watts. Tapos i-multiply natin sa 80%, 6,900 watts times 0.80 is equal 5,520 watts. So ito lang yung allowed natin gamitin sa 30 amperes na circuit breaker dito sa main circuit breaker natin, 5,520 watts. So kung pagsasamahin natin itong dalawang circuit breaker para sa outlet at para sa ilaw, 2,760 watts para sa ilaw plus 3,680 watts para sa outlet is equal 6,440 watts. So silang dalawa, 6,440 watts. Dito sa main natin, 5,520 watts. So itong main circuit breaker natin, pwedeng-pwede pa yan dito. Kasi yung magiging load natin sa outlet at saka ilaw, hindi naman yan na full load talaga itong ilaw at saka itong outlet. Kasi kung mag-i-install tayo ng ilaw at outlet, hindi natin yan isasagad sa capacity ng circuit breaker natin. Nasa kalahati lang yan. So itong main circuit breaker natin, kayang-kaya pa niya itong dalawang branches natin. So itong 30 amperes na main, sakto lang yan para dito sa branches niya. 20 amperes at saka 15 amperes. So ganun lang kung paano mag-branch ng circuit breaker. I-test natin kung functional. Iun natin ang main. Dito sa branches. Dito sa ilaw. So functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag-branch ng circuit breaker.